na kung 30 years old ka ngayon, 'di ba? After 35 years sapat ba 'yan? Of course, syempre sasabihin natin ang late naman 'yan, 'di ba? Pwede nga ito, wala pang isang taon ubos mo na 'tong 400,000 pag nag-retire ka eh, 'di ba? So, dapat alam natin kung saan natin ilalagay yung pera. Ang bangko po, pinapalago niya yan. Hindi niya iniiwan lang yung ini-invest natin or sinesave sa bank, sa vault, no? Ini-invest niya yan, pinapalago niya yan. Sabihin na lang natin kumikita ng 12%. So, every 6 years, dumadoble yung pera. Dito, ang tagal, no? 18 years. Kanina, 72 years. Pero eto, 6 years lang. Kaya eto, same investment at age of 29, 100,000 yung ini-invest niya. Every 6 years, dumadoble yung pera. Kaya at age of 65, 6.4 million na yung fund niya, 'di ba? So pag hindi tayo financially educated, eto po yung nangyari sa akin dati, nasa 1% lang yung savings ko. Hindi nga yan 4% eh. So mas maliit pa sa 400,000 yung pwede mong makuha kapag nagsisave ka lang sa bank.